honor to be here. Bagamat ako'y pioneer pastor, ay naintindahan sa inyong 21st church anniversary. Yes. And happy church anniversary sa inyo. Amen. Sir, anong oras po ako dapat mag-alas? Balang, sir. Praise the Lord. Ayaw ko abusuhin ang oras, no? Kasi tao po tayo. Minsan talagang the spirit is willing, pero ang ating pungsikmura ay nanagawagan sa atin. Ayaw ko rin naman sa kabilang banda na puputulin ang mensahe na ito. So, alam ko siyang simulan. Hindi ko alam pa paano tatapusin yung mga kapatid ko. Tulungan tayo ng Panginoon. Glory to God. Amen. Napakaganda po ng inyong tema, Occupy Till I Come. Ngayon ko lang po siya na nalaman, nandito na ako mga kapatid ko. At actually, Pastor Jack, yes, 2 weeks ago, ito po'y nag-strike sa akin. Itong actual na Occupy Till I Come na ito. Dahil sa isang nag-offer ng free time na school sa Libayang ng Castellos. Marami po kami yung from Subic. At nuroon namin yung aming anak, pati mga trial to his free. Tabang nitay namin siya, nakita ko isang libro ng Process Stewardship. Sobrang ganda gustong bilhin. Hindi nang binibenta. Para kung nag-off po, babasahin ko. Kaya minu-work out yung aming second option, baka pupigil ko na lang. Amen. Pero napakaganda po, Occupy Till I Come. But I will do my best na ma-incorporate sa inyong tema yung mensahe ko na ito. Magsimula na po ako, tumatakbo po ang oras. 1 Peter chapter 2, verse 9 hanggang 10. I appreciate everyone na nag-render po ng kanilang expression, demonstration ng pagsamba, pagpupuri sa alin ng Panginoon. Glory to God. Praise the Lord. At akin pong naobserbahan na ang UPC, young people, very talented po kayo. Sana huwag kayong magsipag-backslide. Totoo po. Pag mga youth ka, mga gawain, napapahanga po sa galing na mga kabataan na inawag ng Panginoon. Huwag lang po kayong makinuso sa mga suicide na yan. Hayaan nyo sila mag-suicide, mga kapatid. Hindi po bagay para sa atin. Meron po tayong blessed hope. Amen. Amen. Okay, 1 Peter chapter 2, pwede ba ang tatay kayo sa talik? Sandali lang ito, para respetuhin natin ang salita ng ating Panginoon. Amen. Nilagay po dito ang aming cell phone, 1141 sa aming nandito, para maging aware ako sa oras, mga kapatid ko. 1 Peter chapter 2, simula po tayo sa verse 9, but ye are a chosen generation, right, a royal priesthood and holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praise of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. Verse 10, which in time past were not a people, but are now the people of God, which had not obtained mercy, but now have obtained mercy. Romans chapter 8, simula po sa verse 29. Verse 28. Romans 8, 28 hanggang 29. And we know that all things work together for good to them. Hindi po para sa lahat ang talata nito. To them that love God. Amen. To them, specifically to them who are called according to his purpose. For whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his son, that he might be firstborn among many brethren. Amen. Sir, pwede bang yes, mag-pray niyo ako bilang speaker at ang mga tatanggap ng salita ng Panginoon.
Praise the Lord. Hallelujah. Ang malaming Diyos ang kapangyarihan sa lahat. Ngayon pa lang pinagpapasalamat na po namin ang mensahe, Panginoon, na aming pong tatanggapin sa pamagitan, Panginoon, ng vessel mo, ng iyong lingkod, Ama. Lord Jesus, ang dalangin ko po, magsalita pa sa pamagitan, Panginoon, ng iyong lingkod. Hayaan po Diyos, malayang lumaloy ang iyong salita, presensya sa aming kalalintahan, Ama. At kanilin po na mga pakikinig, buksan niyo po aming puso, isipan, upang matanggap namin lahat po Diyos ang mga mensahe, Ama, na nanggagaling po sa inyo. Ama, salamat po, ngayon pa lamang, inangkin namin ang tagumpay, revival na lang sa nanggagaling sa inyo. Thank you, Lord, for the victory. In Jesus' name, amen. Amen. Praise the Lord. Salamat po sa magandang introduction, Pastor Chan. You got to be all of the glory. Amen. And, inedit nyo na gusto yung litrato ko, pinaputi nyo na gusto, hindi na. The people we are meant to be. Tutuwagin nyo namin pa nga. The people we are meant to be. Ito pong sinasabi ng Panginoon, occupy till I come. Alam po ng marami sa atin, ito pong parable na ito. Nandito po yung mayayari ng bahay, ang aking pong Diyos. Inawag yung kanyang mga servers, mga katiwala, binigyan siya ng mga talents, at ang bili ng Panginoon, occupy in my God. Ibig sabihin, habang wala ako, kayo ang proxy. Habang wala ako, kayo na ang lugar sa lugar ko para magpatuloy yung ekonomiya o yung kingdom ng aking pong Panginoon. But I will tell you today, and I hope, okay na tatish, ako magsasabihin sa inyo. Sasabihin ko sa inyo mga kapatid ko, until we become the people we are meant to be, we are called to be, we can never occupy God's business, God's kingdom, the position in ministry whereby God has called us hanggang babalik siya. Hindi po natin ma-occupy yun. Bago natin ma-occupy yan, kinakailangan dumako na tayo sa process ng ating pong Panginoon. Right. Hindi ka po pwede pupunta lang sa isang kumpanya, sabi mo, interesado ako sa position na inaalok ninyo. Titignan muna kung meron ka bang qualities, qualified ka ba. Pag naipasa mo yung resume, ay i-interviewin ka ba o obserbahan pa paano ka sasagot. Hindi mo pwede pupunta ka doon just because gusto mo lang at i-dibigil style by design ka. We must be qualified at ang Panginoon ang ating mong qualifier. Right. Hindi natin yung sabi ito. Grace lang ito eh. Hindi natin pwede sabihin, natural lang, natuwagin lang kasi babayit ako eh. Wala tayong naroon dito. Free gift ito ng ating pong Panginoon. Right. Amen? So, ito, qualify tayo ng Panginoon through the process. Sabi ng talaga, mga kapitan, hindi naman tayo tao ng Panginoon, wala tayong value, wala tayong kwenta, but are now the people of God. Tayo na yung mga kapatid ko. Sabi din ako sa Pablo, we know all things work together for good. Specifically, sa mga tao na tinawag ng Panginoon ayon sa kanyang purpose. Hindi po ayon sa kagustuhan natin, hindi po sa personal na purpose natin sa buhay natin, sa personal dreams natin, yes, kundi sa purpose po ng Panginoon kung bakit po niya tayo tinawag. Mayroong definite purpose, mayroong definite plan ang ating po Panginoon bakit niya tayo tinawag. Amen? Amen. Hindi po tayo binumalayan ng Panginoon para tayo po maging master sa ating sarili. Sabi ng Diyos, sa lumang tipag pa lamang, sa kunin Moises, Moises, sabi mo kayo, pero let my people go that they may worship me. Mayroong dahilan bakit tayo pinalayan ng Panginoon. Right. Huwag tayo madadivert sa purpose na yan, mga kapatid ko. Amen? Amen. At ang sabi na po sa Pablo, ang gusto sana ng Diyos na tumawag sa atin, maging kawangis tayo ni Jesus Christ. Hindi po sinasabi ng Apostol Pablo na kinakailangan ipantayan sa kapangyarihan, kaluwalhatian ng Diyos. Wala siyang papantay eh. To Him will He liken me that we may be equal. Sabi ng Diyos sa panunan ni Propeta Isaias. Hindi natin siya mapapantayan. Pero nag-set siya ng standard nung ang Diyos naging tao, papaano maging tao? Mabuting tao. Hindi yung kaputihan natin ha. Yung pagiging isang inubos ng ating Panginoon. Nag-demonstrate ang Panginoon ng tamang pag-ugay, tamang gawin, mga kapatid ko. Yun po ang ating pattern. Right, right.
Yun po ang ating pattern. Right. Hindi po natin ipapatan ang buhay natin sa mga Koreano na napapanood natin dyan, sa mga TV host, sa mga kung ano-ano, kay Cardo. Hindi po ito ang mga kapatid ko. Hindi po tayo tinawag para maging artista, action star, o kung ano pa man, mga kapatid ko. Tinawag po tayo by definite purpose ang atin pong pang we are called to be a people we are meant to be. Amen. Now let me tell you this. Ayaw mong maka-offend. Hindi ako pumunta dito galing sa Subic para lang maging katilusuran. Huwag kayong maka-offend. Sa tagal ng panahon, ito po ay 21st anniversary. Yes. Sa tagal po ng panahon na tayo po'y naging church member, maraming bagay tayo natutunan. Natuto tayo magbasa ng Biblia. Natuto tayo manalangin. Natuto tayo magbigay. Marami tayong natutunan at ginawa. Nagpuri tayo sa Panginoon. Nagsakripisyo tayo. Maraming panahon tayo naglinis dito. Maraming panahon nag-evangelism. Maraming panahon dumalo sa prayer meeting. Napakarami natin ginawa. Pero ang tanong ko ay ito. Pagkatapos ng maraming taon na yan, naging anong klaseng tao tayo? Naging anong klaseng tao po tayo? Ang issue po, mga kapatid ko, gusto kong dalhin ang attention ninyo sa bagay nito. Ang issue, hindi po pagkatapos ng maraming taon, natuto tayong mag-preach, natuto, salamat, natuto ng glory to God, natuto tayong magturo, natuto tayong maging soul winner, natuto tayong kumanta, magtugtog ng musical instruments. Pero mga kapatid ko, ang issue po ito, pagkatapos ng maraming taon, ng exposure po natin sa salita ng Panginoon, pagkatapos na maraming taon na expose ka sa man of God na nangangkara ng salita ng Panginoon, pagkatapos ng maraming taon na na-expose tayo sa banal na presensya ng Diyos, naging anong klaseng tao po tayo? The difference is, sir, nagpo-focus tayo sa ginagawa natin ay na-accomplish natin, hindi sa kung anong nagiging klaseng tao. That's the danger. Akala natin, pasado na tayo, okay lang sa harap ng Panginoon, dahil palasimba tayo, dahil palabigay tayo, dahil madalangin tayo. Pero ang tanong, naging anong klaseng tao ka ba? Naging anong klaseng tao ka ba? Kung pwede kang palasimba, sinungaling. Palasimba, chismosa. Palasimba, palabintangin. Palasimba, mainitin ang ulo. Bingol, mapagbintang, pasakulero, mayabang. Ano ba? Iba-iba pa mga kapatid ko. Kung pwede po yun, kahit tayo po'y palasimba ng maraming tao. Kaya ang tanong po ay hindi po mga, gusto kong alisin muna yung attention natin sa mga accomplishments natin, kung titignan natin, naging anong klaseng tao na nga ba sa harapan ng Diyos? Right. Gaano tayo kalapit sa pagiging kawangis ni Kristo? Mm-hmm. Si Jesus Christ, wala nababasa sa Biblia, ang Panginoon po siya. Wala mabasa. Ang Panginoon song leader, siya meron ba? Pastor Charlie, kilala ito. Sa buong mundo, madaling sa salita ng Panginoon, sir, ang Panginoon ba nag-song lead kayo minsan? Hindi. Pero kailangan natin maging katulad ni Kristo. Nagigas yung point, mga kapatid. Dangerous kasi, kapag sumandar tayo sa mga accomplishment natin, bagamat ginagawa natin, una pa yung nagbigay ng talent. Totoo. Pangalaw sa kanya din inaalay, pero ang bottom line yan, naging anong klaseng tao ba tayo? Have we become all these years, after 21 years, have we become the people we are meant to be? Yung intended purpose ba ng Diyos, nakufulfill ba sa buhay natin? Makikilala lang po mga kapatid ko, think about this. 2 Timothy 1:9, God has called us with an holy calling. Not according to our works, thank God for the scripture, but according to His own purpose and grace. Let me tell you this, kahit anong sama ng pagkatawag dati, kahit anong dilim ng pinanggalingan mo, banal pa rin ang pagtawag sa iyo ng Diyos. We are called in a holy calling. Dati lang rapist, dologista, arsonist, kahit ano ka pa, we are called with a holy calling. And thank God, not according to our works. Kung ibabase lang sa words natin, walang qualified, but according to His purpose and grace. At hindi ba,
Panginoon. Sir, correct me ako, yung memory ko mag-skip. Kinausap si Ananias, pag-pray ko yung tao na ito, Lord, pag-pray ko yan, pag-pray ko yan. Marami, pinatay ng mga mananampalataya. Ayaw! Nung nagumpisa ko sa Pablo, gusto pang patay ng mananampalataya. Kumakas na lang. It is a point po ganito, masama man ang record ni Apostle Pablo, may criminal record man siya, pero may purpose pa rin ang Diyos sa buhay niya. Tinawag pa rin siya. Ikaw at ako, hindi iba. Dahil ang sabi ni Apostle Pablo at ang Apostle Pedro, ang Diyos hindi nagtatali ng tao. Hindi sila mas special kasi sa atin, nabuhay na sila sa ibang panahon. Pero same calling and the same God that called them is a God who called us now. Same purpose na tinawag sila and same purpose na tinawag po tayo ng ating Panginoon. Thank God for the scripture. Hindi ayon sa aking gawa kung hindi dahil may greater purpose ang Panginoon. Yes! So mga kapatid, huwag ka na mag-self-pity. At huwag mo na mga kapatid ko laging ikulong ang sarili mo doon sa mga failures mo. May grace ng Panginoon para sa iyo at mayroong purpose ng Panginoon para sa iyo kung bakit ka tinawag. Pero kung hindi tayo willing na lumakal sa proseso, mga kapatid ko, para tayo maging qualified na maging proxy ng ating Panginoon to occupy and difficult, hindi talaga natin mapupuntahan, matatayuan ang ganung posisyon na siyang intensyon talaga ng Diyos para sa atin. Na makilala ko ulit. Kailan ako. After many years, nausapan ko po ito. Hindi ko naman kayo kilala, kaya wala akong pinatatamaan sa inyo. Kaya lang ako nakapunta dito mga kapatid ko. Amen. Hindi mo, nakatiba ako eh. Alam ko mga kapatid ko, may purpose. Think about this. Pagkalipas ng maraming taon, maniwala kayo hindi, kayo ang mag-judge sa sabihin ko, kung ako'y gumagawa ng istorya, ako'y nagbibintang. Marami pong mananampalataya naging idolaters. So, mabigat na paratang yan eh. Hindi po ito paratang. Let me tell you this. May mga mananampalataya at karamihan tumarating sa Sunday service late. At tinaantok. Sabihin ko sa inyo kung bakit. Isa sa common reason. Sir, bago ang worship service natin, Sabado ng gabi, sumasamba na sa harapan ng television. Hindi po ako against sa TV, pero yung abuse at misuse kapag ang TV programs ay naging mas mahalaga na kaysa sa church programs. Kapag mas interesado na tayo sa mga teleserye kaysa mga kapatid ko sa continuation ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Kapag mas may oras na tayo sa panonood kaysa paghahanda para sa araw ng Panginoon, then television is become our idol. Right. Hindi naman na-realize anong lumalabas sa TV. Visual images. Images yan eh. Image yan na nakapatid ko. Amen? Ang television, ginawa yan sa kamay ng tao. Kinorkihan yan, dinisign yan. Parang sa Exodus yun, nasabi ng Panginoon, kayo sasama, lulungo sa mga graven images. Hindi lang natin na-realize siya, pero tingnan mo ba paano hinuhugot ang isipan ng mga tao ng television mata at ng mga personalidad na nandoon. Oh, umali ako, sabihin niyo sa akin, minsan may gagawin tayo, kinakansel natin kasi nagiging yung paborito natin panoorin. Minsan may gagawin tayo, minamadali natin kasi mahuhuli na tayo sa panoorin natin. Hindi ba idol yan? Pero nag-speaking tongues tayo pati ng simbahan. Nag-worship tayo, umiiyak tayo. No wonder, sabi niya ako sa Pablo, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Paano nga naman marinig niyo ang pastor? Minsan lang, halos. May mga kapatidan, minsan, Sunday na nakakapunta sa church eh. Minsan ko lang marinig mangarad, pero ang television, 7 days a week, nangangarad. Anong mga topic? Anong mensahe? Sex. Violence. Droga, patigasan ng ulo, unrighteousness, at iba pa, ayoko nang banggitin. Baka makatisid ako mga kapatid ko. Amen? Hindi nyo ba napapansin ko ng mga, ano mga tema na pinanood dyan tungkol sa panangaloy niya? Laging na-try again. Laging third party.
hinahalang ako pero ng mga birthday party. Lagi third party. Sa totoo lang, third party. Minsan ka lang, punta ako kung saan mga kapatid ko, nakalimutan ko, wala kasi yung TV sa bahay. Nakalimutan ko kung saan yun, at palabas pa naman eh. Asawa ko, karibal ko. Anong klase yung mga, kaya no wonder, mga kapatid, I'm warning you, nahuhubog po. Kasi sabi ng Biblia, kung ano ang sinasamba natin, o yung sumasama sa Diyos, ay nagiging katulad nila. Kaya kung minsan, kahit na-expose tayo sa presence ng Diyos, kahit expose tayo sa truth, kahit expose tayo sa scripture, kahit expose tayo sa man of God, hindi tayo nag-transform, kundi lalo ay nagiging conform na nagiging kawakis ng mundo dahil yun ang pinitin natin sa isip, hinahayaan natin na ihulmahin ang ating pong isipan ng mga bagay na yan. Amen. Eh, nung nabuso yung Adam, sino dito na biktima? Meron tayo isang pastor, yung asawa niya ng pento. Hindi naman sa pag-iskit, dahil hindi kong personal. Usapan nila, mag-inilis ng simbahan, kasama mga kananayan, nagtatakilaso yung mga nanay niyo. Tinapos pala yung altab, yung nalagod sila sa Philippine Arena. Pinaghintay yung asawa ng pastor. Usapan, bumunta siya yung mag-inilis. Bakit? Siyempre, may idol. Simple lang ito, pero kung ma-realize natin, masyado itong fatal, masyado itong unhealthy, masyado itong dangerous. Ang Biblia nagtuturo ng simplicity. Ang TV nagtuturo ng materialism. Sinasabi ng TV, binata ka, dalaga ka, eh di kong time mo. Di kayo na. Kung ayaw mo mahirin ang nanay mo, at tatay mo, eh di magdanan kayo. Yan yung mga idea na isinasaksak sa isipan ng mga kabataan. Makipag-sex bago magpakasal. At kung kasal na asawa ka lang, mangalo niya na. Kasi yan naman ang katanggap-tanggap ngayon. Maaari sa world standard, but we are not of this world. Sabi na po sa Pablo, mga kapatid, kinakausap ko kayo bilang mga pilgrims and strangers. Yes. Sa mundo ito, yes. Hindi na po tayo nandito, pinanta po tayo ng ating buong Panginoon. Meron na pong purpose ang Panginoon sa buhay natin ngayon. At yun po dapat ang i-reach natin. Amen? Pag nalig sa simbahan, walang gana sa church program, sa mga church activities. Pero pagpakwentuhin mo, isa may mga tao, nagkwentuhan tungkol sa artista, tungkol sa panahori, mag-comment ka lang something about Christian life, o ano, mawala ng gana, aalisan ka. Sa totoo lang, bakit wala din ang interest natin? Doon pa lang, anong sabi ni Jesus Christ, kahit gano'n tayo umiyak dito, kahit bumulamibig natin sa pag-speak in tongues, anong sabi ng Panginoon, makikilala sila sa kanilang bunga. Yung lifestyle natin, ang pruweba kung sino at anong klaseng tao ba talaga tayo. Ikaw ipagsigawan natin yan mga kapatid ko na nasa akin si Kristo, pagdaisa ko sa Espiritu Santo, nasa ang bunga ni Kristo. Si Kristo ba talaga ang nakikita? Kaya na, di ba? Sabi mo, binis mo si Kristo. Si Kristo ba mong Koreano? So totoo lang. Excuse me lang. Si Jesus Christ ng mga Hunjo yun. Priyano. Pero yung mga K-pop, Pakilang, Gangnam, Dao Minsu. Ha? Yung mga ganyan, yan yung mga talagang kinikilig at mga kabataan talagang nawawala tayo mga kapatid kung minsan sa ulira na idolize na po natin. Amen. We need to go through a process. Now, gusto ko i-point out ito. Bakit marami ang gusto sa mga non-apostolic churches? Or fellowship? Hindi sila na-challenge na mag-commit sa Panginoon. Hindi sila na-challenge na i-set pa ng sarili sa sanlibutan. Hindi sila na-challenge na i-surrender ang will nila sa Panginoon. Pupunta lang sila doon, makipag-socialize, kakanta, iiyak. They are driven by emotion and not by truth. Right. Hindi truth na nag-drive sa kanila, emotion. Binibigyan, ito namang mga preacher nila dahil hiring, bayaran.
walang totoong concern. Pero sabi ng Biblia sa mga totoong pastor ng Panginoon, obedient that have rule over you, for they watch for your soul. Bakit ako ang nananalagay ng kaluluwa? Pastor, wala. Kapag wala ka simbahan, kapag malamig ka, kapag ka, kung ano ginagawa mo, may pastor ka, binabangin ang sa panalangin ang pangalan mo. Ginagawa ng profesor mo yan, ginagawa ng kaibigan mo yan, ginagawa ng usin mo yan. Pastor mo lang, mga kapatid ko. Kaya sabi ng Biblia, dahil sa mabigay ng tungkol ng pastor, pagpasalam mo na lang kayo, para hindi naman natin pagbigyan na. Sasakyan, muntik na maging 4 wheels. 3 wheels pa lang, ito rin siya. Wala na lang isang gulong, para 4 wheels na rin. Mga kapatid, maniwala ko pa hindi mas sa pagmamayabang. To God be the glory. Sinusunduhin, bago pa akong mag-preach, pagod na ako. Uuwi ako sa gabi, ang asawa ko mag-uhugas, tapos mag-release ang bahay, kasi lugar ko namin doon, ang pinangupahan, mabait naman, binas kami ng Panginoon, mabait naman yung caretaker, pinahilaman kami ng isang mas malaking kwarto sa amin, doon kami nag-libre namin ginagamit. Maliit lang mga kapatid ko. Tapos, mag-inorienta kami sa bahay kasi gusto namin mabigyan ng yung fellowship na pagkatapos ng church, kasi hindi naman tayo ka, yung fellowship dito iba eh. Hindi naman tayo magpaituhan dito eh. Pero pagkatapos na, nag-inorienta, yan. Magkakalit, umuwi ako gabi, minsan, maulan pa. Lahat ginagawa mo, minsan hindi magsisimba kung ano-ano mga, dahil sabi ko sa kasama ko, alam naman nila kung saan na simbahan. Di maghanap tayo ng ibang tao dyan na idadali sa Panginoon. Mabigat, hindi mo basta-basta mga, akala niyo dahil nag-o-offering kayo, nag-a-tise kayo, binabayaran niyo ang pastor. Hindi mo mga kapatid, ginagawa niyo sa Panginoon, hindi po niyo binib, hindi po na-address ang tayo sa pastor, sa Panginoon po. Anyway, makapagbalaki na pili ka po, kulang mo. Makapag malaki pa, kagabay sa malang, kulang lang kung ikaw po mo. Panggasunigan lang sa mga hinahatid ko, kulang pa. Pero hindi natin ito ginagawa dahil sa pera. Sabi ko sa amin, sa maraming beses, kung pera lang gusto ko, magtatrabaho ko. Pero kung nagtrabaho, sino mo papasok sa inyo? Hindi po simple ang gawpani namin lang. Kaya lalo huwag pinagdagdagan pa sa pagiging pabigat at pagiging pasok. There is a process na dinisan ng Diyos sa akin. Alam mo, Panginoon, napakabuti niya. Tinawag niya tayo, siya pa ang nagsusupply ng grace para marating natin yung lugar na gusto niyang kalagyan natin. Wala ka nang hihilingin pa sa akin, wala ka nang mairelig tao pa eh. Amen? Now, narito yung mga tao, mga kapatid ko. Mas gusto nila sa mga apostolic. Bakit? Sketch the living. Hindi po ganun mga kapatid. Sa atin po, tinuturo lang natin kung ano yung tama at ano yung biblikal, nasa atin po ang desisyon. Kung susunod tayo, magsasabi tayo sa Panginoon. Wala naman po siguro dito, binubugbog ng pastor para lamang magtino. Wala naman ganun eh. Pinangangaralan lang po tayo mga kapatid at inukumbig po tayo ng salita ng ating buong Panginoon. Hayaan natin yung iba. Kasi sa akin, personally, correct me if I'm wrong. Pero itong mga apostolic na gawain ito, gawain lang, hindi naman church yan eh. Kasi isa lang ang church ng Panginoon eh. I will build my church, and that church is built upon the foundations of the prophets and apostles. Ito mga kapatid kong church na binuild ng Panginoon ay apostolic. Therefore, kung hindi ka malakating sa apostolic church, hindi ka malakating sa church ng Panginoon talaga. Pero fellowship lang yun. Ministry, pero hindi talaga yung church ng ating Panginoon. But this is the church of Jesus Christ. We are baptized in Jesus' name, washed by the blood of Jesus, filled with the Spirit of the Lord Jesus Christ, continuing in the Apostles' Doctrine, as stated in Acts 2:42, this is the church of the Lord Jesus Christ. Hindi mas pagmayaba. Kapasok sinasabi mo kasi talaga yung kasi yung business. Hindi po mga kapatid ko. Biblically speaking, isa lang po ang iglesia ng ating pong Panginoon. Kahit na ilagay mo sa fellowship mo, ikaw ay iglesia ni Cristo Jesus o ikaw ay church
ni Jesus Christ, pero kung hindi ka apostolic, hindi ka talaga bilang sa Panginoon. Romans 8, Romans 8, 9, kung hindi ka mali, ang walang spirito ni Kristo, ay hindi kay Kristo. Some of us, naging idolaters, paso wala naman kami, santo-santo. Hindi. Modern na ngayon. Modern na ngayon, hindi na santo-santo yan. May television na tayo, mga kapatid ko. Ha? Ito, isa pa itong Diyos-Diyosan natin. Ito, napakahanding Diyos-Diyosan eh. Talagang, pag naiwan mo ang Bible sa simbahan, okay lang, makikipaksikin na lang sa man. Pero pag sila mo naiwan, malapit ka na simbahan, babalik ka talaga yung pambira dyan. Alam niyo, totoong istorya, totoong istorya. Last week ka. Habang may nasa truck, yung kaibigan ko, technically ano siya yung kaibigan ko, namatay yung asawa. Nung pinuntahan namin after camp, sabi niya, alam mo siya, na-realize ko. Meron silang dalawang anak na pinatid mo. Sabi ng babae, yung magiging asawa lang. Alam mo, na-realize ko, sabi niya, nung nabubuhay mo si kuya mo, yung kanyang asawa, wala man ng amin, family day. Dahil big day mo ng kanyang asawa, siya, yung asawang babae, at dalawang anak, sa loob ng bahay, kanyang-kanya silang laro ng online game. Sabi niya, sa kuya mo, dahil hindi naman siya in sa dalge, nandiyan niya lang siya sa terrace, naninigan niya. Ang problema sa ating mga kapatid ko, mas available ang Espiritu ng Diyos. Mas madali natin makonect, makakonect tayo sa Espiritu ng Diyos, pero mas gusto natin mag-connect sa internet. Minsan pupunta kasi rin sa tatay, nanay, dalawang anak, nakaupo sa isang na mesa matapara, hindi nagpapansinan, nakatutok sa mga cellphone, sa mga gadget nila. Sometimes, I'm warning you, hindi po masama ang internet. Huwag lang siyang maging Diyos-Diyosan sa buhay natin. Misa, magpupunta tayo sa mga establishment, mag-check-in sa hotel, o pupunta sa mga kainan, hindi natin tinatanong, masarap ang pagkain ko. Tinatanong natin, may wifi ba doon? Hindi natin tinatanong, mura ba pagkain niya? Hindi. Safe ba doon? Hindi. May wifi ba doon? Ano ba yun? May wifi ba dyan? Malakas na connection dyan? Yun ang mga lagi natin kinoconsider eh. Samantalang ang presensya ng Diyos ay nasa lahat ng dako, mga kapatid. Sabi ni David, sana ako magtatago mula sa presensya ng Diyos. Kung kayo pumunta sa lahat, naroon siya. Kung kayo pumunta sa Diyos, naroon pa rin siya. Kaya sabi ko sa kapatid Subic, huwag niyo magtatago, hindi kayo malangit, may piyan mo pa naman eh. Ano rin din ang Diyos eh. Amen? So mga kapatid ko, huwag naman sana ang Diyos ay Diyos ng pamilya. Pero isang tayo po ang nagsiset apart sa isa't isa. Dahil mayroong. Pero gusto po magitna, mga kapatid ko. Some of us, matapos tayo mag-stay sa simbahan ng malaking panahon, nagiging dogmatic tayo, nagiging self-righteous tayo, nagiging tayo mga kapatid ko, nagiging legalistic po tayo, na kapag ang isang tao hindi natin kamukha, parang automatic, 100% impyerno na yun, wala nang kaligtasan, wala nang pagkasayan. Mali po yun, mga kapatid. Now, remember this. Tayo po ay proxy ni Jesus Christ. Right. Hindi, kahit pumunta ka sa Jerusalem ngayon, sa Israel, hindi mo na makikita si Kristo sa laman, nangangarap, nag-pray, wala na po. Kaya nga po tayo tinawag na katawan ni Kristo. Kasi tayo na po yung nagpapatuloy ng ginagawa. Kung hindi po natin i-reflect yung grace ng Panginoon, yung mercy ng Panginoon, yung love ng Panginoon, napaganda. Love has a name. Joy has a name. And that name is Jesus. Amen. Kung hindi po natin may demonstrate, may reflect yan sa tao, then walang sige ang pagtawag sa atin. Para ano pa naging katawan tayo ni Kristo kung hindi naman nakakita ngayon si Kristo. Para ano pa, mga kapatid ko. Now, tignan nyo ito. Luke 15:21-30. Yung lost son. Nawala yung younger brother, bumalik. Tuwang-tuwa yung tatay, nagpa-party. Welcome party. Sabi ng Biblia, tungkol sa elder brother, and he was angry and would not go in. Ayaw pumak sa bahay. Therefore came his father out and entreated him. And he answered, said to his father, "No, these many years do I serve thee. Neither twice blessed I a
thy commandment. And yet thou never gavest me a key that I might make merry with my friends. But as soon as this thy son was come, which hath devoured thy living products, thou hast killed for him the fatted calf. Sabi niya pa, itong napakaraming taon na ito, nanatili ako sa pinin. At wala akong binaling misisa sa kautosan mo. Pero hindi mo ginawa sa akin ang ginagawa ko sa paborito mo. Lapastangan na anak. At ngayon dumating siya, naging hit the point. Maraming taon, ang taon na ito, hindi na backslide. Nasa church, hindi siya na backslide. At lahat ginagawa niya, nagsisimba, nag-iikapo, offering. Diba kasi nag-offering ka po, kulang na hindi pa mag-offering. Diba naman nag-offering, hindi naman nag-offering ka po. Mali mo yan, mga kapatid. Wala lang akong time para i-discuss yan. Palampas mo kayo dyan. Nag-aayuno, tumalit ng prayer meeting. Diba din lahat. Lahat wala siya. Pero, ang tanong ay ito. Kung siya nga ay nanatili sa pilit ng kanyang ama, hindi siya na-backslide. Wala siyang prenate na commandment. Bakit hindi niya naintindihan kung ano ang grace? Bakit hindi niya naintindihan kung ano ang mercy? Bakit hindi niya naadap ang espiritu ng mapagmahal ng kanyang ama? Bakit yung ama niya tuwang-tuwa, itong anak ko kasi patay na ito. Pero ngayon bumalik siya. So, this was for a celebration. Pero bakit siya nag-init-init? Kung talagang naandun siya na napili sa presensya ng kanyang ama, bakit hindi niya naadap yung espiritu ng kanyang ama? At hindi niya nga maintindihan. Minsan ganyan po tayo. Sinasabi na natin, God is love. Kinakanta natin yan. Lahat na lang matungkol yan. Kinukunta din, pinapangaral yan. But where is God's love sa buhay natin? Paano hindi ni-demonstrate yan pagdating sa kapwa natin? Kung talagang tayo ay nanatili sa presensya ng Diyos at ang Spirit of Diyos ay nasa atin, which is the Spirit of love, bakit wala yung grace? Bakit absent ang mercy? Bakit hindi tayo makarinig na itong mga tao bagamat ganun, minahal din sila na makinig si Kristo para din sa kanila? Sometimes, pakilamdam natin, tayo lang may posisyon, tayo lang man dapat marami dahil tayo lang ang parasipan, dahil tayo lang ang nag-baptize, dahil tayo lang ang nabaptize. No, mga kapatid ko, hindi mo mapupulpit ang purpose ng pagtawag sa atin ng Panginoon kung tayo mismo ang gagawa ng bago para ang mga taong sumabi sa Panginoon ay hindi na talaga makakalapit. Paano makalapit tayo ang maharap? Lecture like social deformed. Nasaan ang liwanag doon? That they may see a good work. Bago nila makita yung good intentions, dapat mapakitaan natin, may proportion natin, yung good lifestyle, godly lifestyle natin, yung godly spirit natin, para ma-appreciate nila na yung motivo natin sa pag-reach out sa kanila ay pure ang ating motive. Pero kung gagawin, hindi na nakasasabi sa lecture like social reformer, that thing is your good work. So kahit may good works sa kung walang-diwalag, hindi nila makikita yung good works. Kahit na mag-linggo-linggo, mag-sacrificial giving tayo for evangelism, para mag-reach out, para mag-appealing, pero kung yung ugali natin, naramdaman nila, ano ba naman ito? Dumating ako sa church na yan, wala man na nag-welcome sa'yo, wala man na kumiti, hindi man ako binansin. Tapos mag-i-claim tayo, we are the people of God. Oh, thank you, Jesus. I am baptized with the Spirit of God. Nakasipa ang Holy Ghost. Nasaan ang manifestation? Nasaan ang bunga? Have we become the people we are meant to be? Amen. So ngayon dahil hindi tayo naging ganon, paano mo i-occupy at ipapatuloy ang business ng Panginoon? Ano ang business ng Panginoon? Seeking and saving the lost. Right. Bakit tayo binigyan ng talents? Bakit tayo binigyan ng kakayahan? Bakit tayo binigyan ng lakas? Bakit tayo binigyan ng kapelahan? Para ipagpatuloy ang business ng pagsisave ng Panginoon. Amen. Pero hanggang hindi tayo lalakas sa proseso, i-reject natin yan, mga kapatid ko, then we can never occupy. Talagang babalik pa rin ang Panginoon, hindi na natin ma-occupy. And therefore, tatayo tayo sa kanyang harapan at sisingilin tayo ngayon ng Panginoon. Kasi nainilis na sa atin eh. Ang talent sinunod na sa atin eh. Ang gabing lang, i-occupy mo. Paganahin natin. Pero kung hindi mo alam, ano pang purpose talaga bakit ang tinawag ng Panginoon? Ako, akala mo, calling mo, maging singer, maging musician. Hindi po, mga kapatid ko. Yan po ay side dish na lamang, kumbaga sa pagkain.
hindi yan ang main course. Right. Ang main course ito, Romans 8:29, na maging katulad tayo ni Kristo. Pag naging katulad tayo ni Kristo, maging minister din tayo kaging tayo. So bakit? Ministro si Kristo. Si Jesus Christ, giver. Si Jesus Christ, forgiver. Si Jesus Christ, lover. Amen. Great God love, gusto magdating, sabi niya, bukag dyan. Ika man lay down for his friends. His life for his friends. Yun ang dapat na makita sa akin. Hindi po tayo nagtatayo. Salamat sa mga parang isa, ang gaganda ng mga gusari natin eh, mga pastor natin, salamat. Pero hindi po eh, higit sa gusari dapat makita nila si Kristo mismo. Amen. Itong mga ito, parang itablado lang ito para makita mismo si Kristo eh. Hindi na ito mga kapatid ko, nagpaparami ng tiyempo para kinalaming fastest growing church. Hindi po yun. Hindi po kinakala maging fastest growing. Kinakala natin maging totoong church ng ating buong Panginoong Hesus Kristo. Well, 19. May oras pa ako konti. Joseph. Wonderful story. Joseph the dreamer. Wonderful story. Si Joseph, mga kapatid ko, sa lumang tipan. Binenta. Una gusto patayin at kinahigitan. Mga kapatid, binabang si tenda, gulong sa balon. Binenta sa mga mangangalakal. Ano mo dahil ganun ng tao? Binibili para sa bulikan ng sardinas. Mga slaves. Pagdating doon, binigyan ng palibagong pangalan ng Putipar. Tama ba siya? Ganun sila kasi pamamayanin ka na. And then, mga kapatid ko, nakulong. Pero alam niyo lahat ng bagay pala niyan? Process. Process. At nung naiintindihan ni Joseph ang lahat ng bagay, ito po ang sabi ng Biblia. Genesis 41:38. Sorry. Ito po mga kapatid ko ay Genesis 45:4-5. Joseph said to his brethren, verse 4 tayo, come near to me, I pray you, and they came near and said, I am Joseph, your brother, whom is holding you. Verse 5, now therefore be not grieved, nor angry in yourselves that ye sold me hither, for God did send me before you to preserve life. Nakikita niyo, huwag naging mag-guilty, sabi niya. Kasi, ang Diyos talaga ang may akda nito. Ginamit na kayo yung mga evil disciples niyo, pero mabuti, masama may intention siya, kaya mabuti naman pa rin ang intention ng Panginoon. This is a process. Let me tell you this, especially sa young people, there is a right time for exposure. Kung sa palagay mo talented ka, may kakayanan ka, bakit hindi ako binibigyan ng break ni Pastor? There is a proper time for exposure. Huwag kang magpamadali. Kung sa palagay mo hindi ka na-recognize, bumunga ka pa rin sa Panginoon. Our laborer is never in vain naman eh. May tamang panahon para ikaw ay ma-expose. Tino ito, si Joseph. Sabi niya, doon sa isang nanakulong na in-interpret yung dream. Diba? Sabi niya, pag na-restore ka sa palasyo, alagaan niyo ako pa. Make mention of my name. Banggitin mo naman yung pangalan. Gusto niya ma-expose. Pero dalawang taong pa ang lumipas. Kung susunod mo story ay mga kapatid ko, the way I see it, I may be wrong, but I may be right. Maraming mali ako, pero maraming tama din ako. Inagot pala rin ng Panginoon si Joseph. Binenta siya doon, ano sabi ng Biblia, si Putipar mismo. Ano sabi? Alam niyo, Joseph, napansin ko, mula nung napunta ko, gumanda yung ekonomiya ng kabuhayan ko. At nung gumanda na, parang nakakalimaw rin si Joseph, kung doon niya nakakalimutan yung sakit ng betrayal ng kanyang pamilya. Kinuso na doon ang asawa. Eh siguro mukhang bani. Egyptian eh. Ayaw niya. Dahil may katapatan sa Panginoon. Think about this ha, wala siya sa Israel, wala siyang pastor doon, walang kapatiran na nakita. Sabi niya, paano kung magagawa kung magumanapalit sa harapan ng Diyos? That's integrity. Hindi mo mag-prove ang faithfulness mo kapag exposed ka sa tao, pag ikaw na lang mag-isa. At wala nakakakita. At may temptation.
doon masasabi kung ikaw ba yung faithful na tao. Dito na-expose mo, faithful ka kasi pagulong-gulong ka dyan. Eh, malay ko pa lang kung may pinapasikatan ka lang. Iyak-iyak ka dito, eh malay ko pa kung broken-hearted ka lang. Diba? Pero pag ikaw na lang mag-isa, at may choice ka, susunod ba ako sa Panginoon, kung gawin yung gusto, wala naman nakakakita. Doon natin mapuprove ang sarili. Nung nakakalitin, napunta na sa dungeon, sa tulungan, ang kagandaan, si paulit yung nasisabi yung and the Lord was with Joseph. Walang internet doon, walang Facebook, Twitter, walang Google. But the Lord was with Joseph. At kung gusto niya ma-expose, tinatupay, mahal, kinuha sa memory ng tao ng Panginoon. You know why? Pero tinago talaga si Joseph, isang nakikita kong bagay, kung maago siya na-expose, katulad ni Daniel, may maiingit sa kanya. Gusto siya papatayin. And of course, kung pwede naman siya isisig talaga ng Panginoon, pero I think kung bakit talaga siya tinago ng Panginoon, because there will come a time in the Egyptian Empire that the greatest man on the throne, si Pharaoh, ay magtanong ng napaka-importante tanong. Tinago ng Panginoon si Joseph, nagbigay siya ng vision kay Pharaoh, walang makapag-interpret, tamang panahon na para kay Joseph. Nalagay ng Panginoon, doon na naalala nung sir, ay, teka lang sir, at manalik, naalala mo nung, may interpretant nito. Sige, papuntayin dito. Sinabi niyo interpretation and then there's some personal suggestion. Ganito po pabili niyo. Sa pitong taon na masagata pa, mag-ipong lang kayo, maghanap kayo ng tao na siya magiging NFA official, National Food Authority. Mag-ipong na. Para pag dumating ang 7 years, sa tuloy-tuloy na tagutong, may i-release kayo. Ano ang tanong ni Pharaoh? Mula sa Biblia, Genesis 41:38. And Pharaoh said unto his servants, I believe itong servants na ito, hindi ito yung tagawalis. Hindi pinagal ang paso. Mga officials ito. Mga military strategists, advisors, magicians, at iba pa. Ang tanong ni Pharaoh, can we find such a one as this? A man in whom the Spirit of God is? Sabi niya, meron ba tayong ganitong tao sa empire na pwede mag-spearhead ng ganitong proyekto? May tamang panahon sa iso. Tinago ko para lalo maging masigi ang pangalailangan ng Egyptian Empire, ng isang tao na kung saan naroon, hindi ang dunong, kung hindi ang Espiritu ng Diyos. And then, of course, the answer is, pangalari, wala po. Pero pwede ka mga warrior, mga mamamatay tao. Pero wala tayong ganun eh. Pero tayong magician dito, pero wala ganun eh. Meron tayong mga builders, may mga architect tayo, may mga industry, pero wala yung klase na hinahanap mo. Wala sa atin yan. And then sabi ng Biblia sa next verse, Genesis 41:39, and Pharaoh said unto Joseph. Ito na kayo. Pharaoh said unto Joseph, for as much as God has shown thee all this, there is not so sweet and wise as God. Dahil sa'yo, inihayag ng Diyos ito. Walang tamang tao, hindi ka. Just imagine, Pastor Chuck, si Presidente Duterte, sa pangalilis niya, kailangan pa na natin mabuhay para sa Panginoon. Mali pa na ito pangumuhin natin. At nagpatawag siya ng meeting. Nandun ang AFP, nandun ang PIDEA, ang CHED, ang Department of Justice, Department of Health, at nagtanong siya, anong gagawin natin para tayo makapabuhay sa Panginoon? Mayroon ba tao sa halay natin, sa gobyerno natin, sa mga isaman sa atin, ang pupwede magturo sa atin o mag-lead sa atin? At sasabihin nila, wala po. Right. Tayo, maroon lang tayo sa mga maraming bagay, pero hindi tayo maroon sa pandemya. Kailangan natin yung mga board natin. At maraming nagsabi doon, may kilala ako kung sa pari, Pastor Charles o yun eh. Sir, sumo kayo patawag sa Malacanang ng Pero Sanse. Nandito yung masinasabi ko, mga kabataan, mag-aaral kayo mabuti at sana mabigyan niya ang glory ang Panginoon sa pinag. Gusto mag-engineer, doktor, anong paman. Pero there is a
higher and greater purpose than that. Right. Ang ginagawa po natin, hindi magagawa ng mga pulis, ng mga militar, ng mga teacher, ng mga arkitekto, ng mga doktor, ng mga politicians o sino pa man. Sabi na lang, pero sa inyo, hinahayag to. Sa atin, dumating ang revelation, mga kapatid ko. Tayo ang nakakilala kay Jesus. Tayo ang nananalang na pagtutulungan second coming. Yes. Tayo ang nagtutulungan ng kabalanan. Yes. Tayo ang nakakilala ng katawan ni Kristo. Yes. Walang ibang tamang tao sa ganitong posisyon, yes, maliban sa atin. Mababag, huwag kayong mag-guilty, huwag na kayo sa sinasari ninyo. Ang Diyos ang nagpadala. Pinauna talaga ako ng Diyos dito dahil itong gusto gawin to preserve life. Right. That's God's business, to preserve life. Right. Bakit ay kinuha sa kasalanan? Because to make Jesus in death, but then God is in life, to preserve life. Ganun tayo, bakit ay ginawa? Gusto naman ito mag-continue ang business niya of preserving life. Yes. Kaya sabi niya, nagbigay siya sa atin, binigay niya kanyang dugo, nag-isip sa atin. Binigay niya kanyang pangalan, sa pangalan ko, mananalangin kayo, magkakasal kayo, mag-pray kayo, mangyayari. Binigay niya sa atin, Holy Spirit, para may authority naman tayo sa paggamit ng kanyang salita at maintindihan natin ang mga deeper remnant sa kanyang salita. At ito, binigay niya tayo ng kanyang salita para may basihan tayo sa atin, para lang yan, work job. Bakit? Occupy, delight up. Right, right. Alis muna ako, ha? O kayo ng pangalan dyan, may mga demon possessed dyan, may mga drug addict dyan, may mga rapist dyan, may mga sadista dyan, may mga sirang ulo dyan, may mga problematic dyan. You have my word, you have my spirit, you have my name, you have the authority. Gawin yung ginagawa ko. Occupy, delight up. Bawal ako! May espiritu kami ng Diyos. Right. Hindi ba basta ka nakalabanan niya? Hindi ba kalabanan niya ang sabi niya yung authority? May holiness tayo. May authority tayo. Saan yung kinumpay yung pinapangalan niyo? May word of God. Amen. Sino pa yung tulo sa inyo? Si Jesus Christ. May pangalan. Nasa atin ang lahat eh. Bakit? Kaya nga ang kapatid ko, ito nga yung tema. Occupy, delight God. But first and foremost, we need to go through the process to be the people we are meant to be. Philippians chapter 1:306. Habang pumupunta kayo doon, mga kapatid ko, I want you to realize this about Joseph. Joseph was God's secret weapon. Tinago siya kasi secret weapon siya. Mga kapatid, gusto mo encourage, inspire at challenge. Yung mga tao dito, nabautismuhan, matagal ng panahon sa pangalan ni Jesus, sa tubig, at sa Espiritu. Maaari ikaw ay pabanji-banji, maaari ikaw ay hindi ka pa malago, maaari ikaw ay struggle pa rin, pero sasabihin ko sa'yo, secret weapon ka pa rin ng Panginoon. Mayroon pa rin intention ng Panginoon sa buhay mo. Amen. Hindi natin binabase yan sa kung anong performance mo ngayon. Ang calling mo hindi nagbabago. Pumunta ka lang doon, magpapagpagay ka lang sa Panginoon para magiging yung position na gusto ng Panginoon. Pero hindi nagbago ang intention ng Panginoon. Maaaring sinasabi ko, sino ba naman ang isang tao lang ako? Yes, maaaring dito sa kalamihan. Alam ko na bang gagawa ko, pasto ko lang? Yes, pero pumunta ka sa mga tao na nagdidilili. Sa mga tao na desperado. Yes. Sa mga tao na nagagawa ng konting word, ng konting inspiration lang. Yes. Maaaring dito kung makikipagsabayan ka, maraming mas magaling sa'yo. Pero pumunta ka sa kanila. Kahit na kaunti lang ang liwanag mo sa iyong paningin, mga laking bagay para sa mga tao nasa kadiliman. Think about this! Sa liwanag, hindi mo ma-appreciate kung may mga hindi ganyan maliwanag. Para ganito, ngayon, gumamit ka ng flashlight para kang baliw. Pero pag nasa dilim ka, kahit maliit ang flashlight, ang laking bagay. Pumunta ka sa mga tao na kaupo sa kadiliman para maintindihan mo ang pangangailangan nila sa isang katulad mo. Amen.
Hindi mo sabi, ikaw ang importante. Si Jesus Christ na nasa iyo. Yun ang importante, mga kapatid. Yun ang dinadala natin. Amen? Kung i-expose mo ang sarili mo sa mga magagaling kasi sa'yo, maaari ma-insecure ka, maaari ma-frustrate ka, pero pumunta ka doon sa mga nangangailangan. At malaking tulong ka na sa kanila. Joseph was God's secret weapon at tayo din, mga kapatid ko. He was sent to Egypt on purpose. My purpose. My purpose. Bakit siya dumanas ng gano'n? Wala siyang ginawang mali. Mayroon ng purpose ang Panginoon. At yung kanyang suffering is part of the process. That is why the same thing ang sinasabi, same principle ni Apostle Pablo. We know that all things work together for good. Hindi for bad, for good. For good. Minsan, dadalas ka ng karamdaman. That's for good. Minsan, dadalas ka mga kapatid ko ng persecution. That's for good. Minsan kapag tayo mga kapinagpala, lalo pa naging delikado ang kalagayan natin. Buti pa hindi ka pinagpala, grateful ka. Minsan pag pinagpala, lalo pa tayong nalagay sa delikado at kalanganin. Pastor, pag-pray mo lang, pag nagawa ko lang itong deal na ito, pag nagawa ko lang itong trabaho ito, marami ko sa ikulong simbahan eh. Marami ko plano eh. Marami ko. Nung nagpag-trabaho na, misi alino din na nakita. Minsan, mas dangerous pa tayo sa panahon ng pagpapala. Kaya minsan, para i-maintain tayo ng sino dito may sasakyan? Kailangan naman tayo ng sasakyan eh. Diba? Kailangan i-change oil. Baka pinagbang malakang Espiritu Santo, 19 forgotten pa yan, nung itinanggap. Baka pa nung pa yung Hitler, wala pang UPC. Hindi naman sobrang naman masyado kang matanda naman. Kailangan natin i-change oil yan. Kailangan natin maintenance. At minsan, the way na minimaintain tayo ng Panginoon, para hindi tayo maging high-minded, para hindi tayo maging proud, binibigyan tayo ng konting tinik sa laman. If you know what I mean. Minimintinan tayo ng pang, that's the grace of God, para hindi ka tuluyang malayo. Maraming pangalagang pangit, pero minimintin ka lang ng Panginoon dahil sa mayroong greater purpose ang Diyos sa buhay. Now, tingin ito, Philippians chapter 1, 306, I thank my God upon every remembrance of you, always in prayer in mind, for you all may be request with joy, for your fellowship in the gospel from the first day until now. From the first day until now. Being confident of this very thing, that he which had begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Nung una kang mind mo, my Father, ang Word of God, una kang makatapak sa iglesia ito, una kang makarinig o magibahagi ng Bible study, nagsimula ng good work ang Panginoon sa buhay na. At ang sinasabi niya po si Pablo, confident ako sa bagay nito, na siya na nagsimula ng good work sa buhay mo, ay tatapusin niya. Willing siyang tapusin yan kung willing ka rin na i-work out ka lang ng Panginoon. Tatapusin yan hanggang sa second coming ni Jesus Christ na tayo ay makasama sa pinag-aaralating rapture. Kung ang Panginoon ang tatalangin natin, mga kapatid ko, siya sabi pa, ako confident sa akin po, confident ako eh, alam ko confident yun, siya na nagsimula ng magandang bagay sa inyo, tatapusin niya talaga yan. Kung nandiyan ka na at feeling ka na ililigyan mo sa process, tatapusin pa yun, ang sinimula niya, may ito siya, hindi mo tayo tapos ngayon. Right. Hindi ba tayo tapos ngayon? We're still growing. We're still learning. Amen. Nagpipilit pa tayo ang gumagano tayo, mga kapag hindi pa po tayo tapos. Hindi pa tayo finished product ngayon. Hindi pa. Amen. Pag ang paa natin nakatungtong na sa New Jerusalem, that would be the time sabi natin, Lord, salamat. Nakapos ko rin. Ang gusto. Amen. Now I close. I've spoken so much. God's work in your life does not end when you fail. Kaso nagkasama, bumalik ako sa kanina. Hindi dyan nag-end ang pagkatrabaho ng Diyos, ang kubong ng Diyos. Hindi dyan nag-end. Hindi dyan nag-end. Okay. Bago nang imabasa sa Acts 5:8 si Apostle Pedro, dinilay niya muna ang Panginoon. Bumalik mo na siya sa pangingisda, pero hindi natapos dun eh. Ang word ng Panginoon sa kanya, may calling siya eh. And God's purpose with your life does not change just because you failed. Right.
Right. Hindi kina-cancel ng Panginoon yan. Ayaw mo na si Apple. No! Matapos na yan kapag nag-quit tayo. But I want you to go home with this talk na matutulog kayo mamayang gabi at iisipin nyo lahat ng failures na nagawa nyo at sabihin, hindi ako harapat dapat mag-serve sa Panginoon. Totoo naman yan. Wala naman sa ating harapat dapat kaya ngayon tinatawag na grace. But gusto kong pag-isipan nyo ito. Your purpose is greater than your failure. Huwag ka mag-dwell sa failure mo. Huwag ka mag-dwell sa kahinaan mo. Mayroong greater purpose sa unahan mo. Tawag mo pa, Lord, piliin mo ako. Hindi mo kaya. Turuan mo ang mga tao kung paano hakba. Sabi ko, Pastor Jack, they that wait upon the Lord shall renew their strength. Kung naubos ang lakas mo, magsusumbray ang Panginoon. Kinatanin yan, your grace is enough. Amen. Our calling, our purpose does not end. And it is greater than our faith. Mga kapatid, ngayon po, 21st anniversary nyo, celebrate kayo. Bukas na technically, lalaki ng pang 27 year ng inyong gawain. Ang tanong ko pa ito, ano ang plano mo? Ano ang plano mo? Inimitin mo ba yung iyong record at okay ka na doon? O will you break your own record and say, hihikitan ko pa because there is more for me than this. Hindi ako magsisettle na pamisan-misan ko lang na achieve ang victory. Magre-retire, I will seek God's face. I will dwell in the presence of God. I will call His holy name. Aasa ako sa lakas na nagagaling sa Panginoon. Para mahihitan ko itong ginagawa ko. Because I have a destiny I will be. Because my purpose is greater than my failure. Bilangin mo ngayon taon ang failure mo. Hindi yan mas matimba kasi sa purpose ng pagtawag sa iyo. Hindi natin sa isa. Hindi natin sa Panginoon. 21 years ng Apparent Church. Ito yung mga may fail. Kanselado na yan. Hindi na ako magsusupply ng grace sa kanila. Hindi ko natutubi ng panalangin. No! That's not how God works. Sasabihin ng Panginoon, kung sila ay mahina, my strength is made perfect for your weakness. As long as there is kahit maliit lang na desire, nakita ng Panginoon yan. Yung prodigal son, nung bumalik siya, mapasigil yung tatay. Sa dami, marami siyang servant, pero minsan hindi siya nasabi, halika kayong dalawa, o halika nga dito, pumuntahan mo nga yung anak ko, tanong mo kung tingnan mo kung kamusta ang madubigaw ng rasyon. No! Hindi ginawa ng Panginoon niya. Pero nung bumalik na at nakita ng ama na lumalakad sa tamang direksyon, sa kanya talaga pupunta. Ang backslider, kung meron man dito, hindi ko alam, kapag napunta dito, huwag niyo sabihin naligaw. Ang backslider, hindi yung maliligaw sa church. Pumunta yan intentionally. Naghahanap ng refuge. Naghahanap siya ng kanina. Naghahanap siya ng pag-aasin. Sabi ni Jesus Christ,
greater love, but no matter this, na my later course, is my pastor. Sabi, I call you not servants, but friends. Tell you, servant, hindi nila alam yung business. Wala sila pakit sa business ng kailang amo. Pero kayo, binibigyan ko ng liberation. In experience, but you are my friends. Kapatid, we are called to be something sa mundo na ito. Someone, hindi man sa pagmamalaki, na kung hindi, marami ng engineer sa mundo, marami ng arkitekto, hindi ba, marami ito, hindi ba bubuti ang ekonomiya, hindi ba bubuti ang takbo na naging worse pa nga. You know why? Yung tanong ni Pero, can we find a man? Can we find a man na katulad dito na nasa kanya ang Espiritu? God wants to preserve life and He need us. And we need the process to occupy until the Lord Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Parang ang mga sa Yesus. Siya yung